Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Bimbi. Welcome sa biyahe ni Boo mga guy. Extra pa tong aso. Pa-cute oh. Pa-cute yung aso. Bago tayo magsimula, again, baka may noises kayong marinig. Umuulan pa ngayon, pambira. Pero ayun, wala pa rin tayong quiet room. May mga kumikilos sa paligid. Pasensya na po. Pero ayun, today ang video na to ay about ulit dun sa semi-hollow natin na gitara na naputol. Actually, andito na siya, pero papakita ko sa inyo yung konting proseso lang na ginawa ng Noph Repair. Siyempre, hindi nila ipapakita yun lahat. Ano yun eh, business nila yun eh. Pero ito yung ilan sa ginawa nila. Naman, pakita ko sa inyo yung biyahe namin ni Jeremy na ayaw magpakita sa camera. Kasama ko siya nung isang araw, kinuha namin yung gitara at nagdala rin kasi siya ng gitara doon. Ito yung biyahe namin papunta sa North. Yo mga guy, kasama natin si Jeremy, hindi makita po. Yeah. Ang dilim eh. Ang dilim eh. Ang dilim, nagdadrive pa ako. Walang phone holder eh. Pwede pa ako. Pakita ko naman. Pakita ko. Ayong pakita ni Jeren. Ayun, second episode na ng ano natin na video natin about sa gitarang naputol, yung Epiphone Semi Hollow. Dilim eh, no? Papunta na kami ngayon sa North. Kasama ko si Jeremy, ayaw magpakita. Good na ako. Ayaw magpakita na. Kameraman ako. Kasama ko si Jeremy dahil dadalhin din namin yung SG niya. Gitara niya sa Noph dahil papapalit siya ng pickups dahil yung pickup niya ay tunog baha mga guy, parang yung kotse amoy baha. Ayun, nakabili siya ng pickup na maganda pero mura, pero malalaman natin kung babagay doon sa SG. Pakita rin natin yan sa susunod na video. Pag hindi bagay, benta lahat. Pag hindi maganda, benta na lahat at kukuha na si Jeremy ng Gibson. Pero ayun, samahan nyo muna kami. Okay na yung gitara eh, gawa na daw, tingnan natin. Ito, tara, let's go. Ito ay magpakita kanina. Andito na tayo ulit sa mga Master Luthier. Ayun, parang wala nangyari oh. Ayos na. Balik ko na yung pickup. Ayos na, bagsak ko na ulit. Pwede na ulit pabayaan. Kaya naman palang gawin eh. Parang bago ulit. Ito na yung PRS pickup, no? Babalik mo na dyan yung isa pickup. Hindi, ito na yun. Testingin natin. E-flat tuning.
Lambot din talaga pag i-touch yun. Balay mo, mag-i-plot na rin si Clark kung ano. Oo nga, para mas mababa rin. Pag di mo sinabing ano yun, no? Oo, ganun talaga. Kahit sa iba din na ano. Saan na nga ba yung puto nito? Dito pala? Dito ko hinahawakan. Dito mismo sa ano. Sa street na to. Sa may nut mismo. Lampas lang ng ano, yung dulo ng nut na to. Oo. Doon siya ng puto. Kasi naiwan pa yung ito eh, yung lagayan ng nut eh. Hmm. Oo nga pa lang. Ang sinundaw ko lang din, yung transfer. Ayos. Buhay na ulit siya. Pwede na ulit ibagsak na. Pag nabagsak to, dahil may reinforcement na dito. Dito, bibiyak! Dito naman. Meron niya, dinala sa amin, bumiyak siya. Yung mismong dinadaanan ng truss run. Naayos pa. Naayos naman. Buhay yung truss run, buhay naman. Buhay naman. Di naman pinalitan yung truss run. Another gastos pa yun. Oh. Pati truss run. Pero mas mahal yung glue ng ganun pag biyak yung truss run. Kasi... semi-halo kanina, pinagawa namin. Ito, ipapaputol namin. Ayun no. No. Yung ipapalit na, ano, neck. Ayun doon, ipapalit na gano'n. Lililipat yan doon. Parang ano to, ah. Ay, balis mo lang. Anong pangalan na to? Usama. Si Usama pala to. Asama? Siya parang di... Kaya pala parang tatakot ako pagpasok ko. Iiwan na muna to. SG. Papalitan nun. Ng... Pag ng Ibanez. Pagbalik namin. Pagbalik namin, naka-bolt on na to. Bolt on na yung neck. Excited na akong testingin to. Sa bahay. Pag dito, nahihiya ako eh. Ayun, yun yung pagkuha namin itong gitara. Ngayon, nasa akin na siya, nasa bahay na. At papakita ko lang sa inyo and papadinig ko konti. Kaya ako naka-headphones. Ayan. Pag tinignan mo, hindi halos hirap pa. Parang walang bakas nung pagkaputol. Nung pagkapunta nga namin dun, tinanong ko pa sa kanila kung saan nga ba naputol. Akala ko banda dito. Yun nga pala, dito siya sa may ano, sa may nut dito. So ayun, ang galing, galing ng loft. Ayun, parang walang nangyari, mga guy. Tapos pinalitan natin siya ng PRS pickups. Actually, hindi ko talaga masyadong trip tong pickup na to. So ayun, hindi ko pa alam dahil sabi naman ng loft, observe pa daw to ng about 2 weeks. Tapos, titignan kung mag-a-adjust. Kung mag-a-adjust, dadalhin sa kanila. So, ayun, pinapakiramdaman ko rin kung ibebenta ba. So, pag di na ibebenta, baka try kong i-upgrade yung pickup nito, lalong gaganda tong gitaran to. Pero, tignan natin, pakiramdaman natin. Sa ngayon, natutuwa talaga ako sa kanya eh. Ayun. Ito yung tunog niya. Ayun, in-tune naman siya, 'di ba? Pero pag napansin mo 'yun yung sinasabi ko sa pickups niya, yung parang may nagka crackling na sound. hindi ko ma-explain eh. Ayun, no. Nung nandun to siya sa
itong pickup na to nung nasa PRS na gitara. Ganun din siya eh. Nung pinalitan ko yung pickup nung PRS natin, nagbago na wala yung ganung sound. Nagtataka lang talaga ako sa pickup kung sadya ba yun. Medyo naiirita yung tenga ko eh. Ewan ko kung nadidinig nyo. Yung bridge pickup, okay-okay eh. Pero meron pa rin eh. Sa neck pickup, dinig na dinig. Ayun oh, para nagbabasag. Pero, yung gawa ng gitara, sobrang galing talaga ng Nof. Yung feel, sobrang ganda, sobrang sarap tugtugin, ang ganda ng setup ng Nof. So, ayun, nakakatuwa. Marerecommend ko talaga sila sa inyo pagka magpaparepair kayo ng gitara or magpapasetup. Huwag naman sana kayo maputulan, kagaya ko. Pero, dami nilang kayang gawin doon. Nagko-custom din sila ng gitara, Nof Customs. Check nyo na lang yung page nila sa mga social media. Ayun, yun lang yung video mga guy. Maraming salamat sa pagsama sa Biyahe ni Boo. Like, share, subscribe. Facebook, Biyahe ni Boo. YouTube channel natin, Biyahe ni Boo. And Instagram na hindi masyadong active. Maraming salamat mga guy. See you. Bye guys.